naman siya ng Modern Sis. Ito guys, pangalawang ano, ayuda ko sa mga kakilala ko. Ipakita ko sa inyo ang aking na-harvest today. And then, kasi sa sobrang dami niya guys ng gulay, hindi talaga namin makakain. Kaya mas maganda na ipamimigay na lang para hindi naman siya masayang, di ba? O kaya pwede naman siyang ano, kasi marami pa naman na araw-araw may maha-harvest pa naman ako. So the rest nun, gawin ko na, i-frozen ko na lang siya. I-dispose ko siya. And then now, ito pa yung harvest ko guys. Ayan. Ito yung na-harvest ko na isang basket na talong. Ayan siya guys. Ayan, puro lang talong lang yan. Ayan. Ito lang yung nakuha kong ano, cucumber. Ayan siya guys. Ito yung long long eggplant ko. Ayan. Ito lang ang nakuha ko. Ayan siya. Ayan, masarap po ito pang torta. Diba? Ganyan siya kahaba, guys. Ayan. Halos isang basket na siya kahaba. And then, the rest niyan, yung mga maiksi. Ayan, ang laki na niya, oh. Hindi ko siya na, ano, hindi ko na siya na puntahan araw-araw kasi busy nga. Ayan yung use ko na gunting. And then, ayan, isang basket po yan, guys. Isang basket po talaga yan. Kaya, hindi namin mauubos to. Kaya, i-dispose ko, ipamimigay ko to siya lahat. And then, bukod dyan, meron pa po akong isang plastic. Ayan siya, guys. Isang plastic na sealing tsaka ano, bell paper. Ayan, ang taba ng ano ko, bell paper. Ayan siya, guys. Marami po yan. Ang dayas, puro sili. Ayan. Sili siya. Ayan. Ipamimigay ko to. Kasi mamaya, pupunta pa naman ako sa garden. Yung mga sili ko, guys, hindi ko pa, ano, wala pa sa kalahati na harvest ko siya. Ito pa lang siya. And then, yung iba, hindi ko pa na, ano talaga, na harvest kasi, ano ako sa oras. Kulang ako sa oras. Ayan, isang plastic yan. Sili tsaka bell pepper. And then, meron din ako okra, guys. Ayan. Yung mga malalaki, hindi ko na siya, ano, kasi medyo matigas na siya eh. Kasi 5 days akong hindi nakapunta. Ayan. Ang talong, guys, at tsaka yung okra, same siyang, ano, lumalaki. Kaya ang nakuha ko lang, ito lang. Kalahating plastic na okra. Ayan siya guys, puro okra. Ayan, puro yan okra. Ayan. Tapos ito naman yung sili tsaka bell pepper. Diba? And then, pakita ko sa inyo guys, yung ano, yung maniko, yung peanuts. Alam nyo guys, medyo ano ako, emotional ako sa peanuts ko kasi nung first time kong nagtanim, successful talaga siya. Tapos nung pangalawa, successful naman nung last year lang tsaka last year tapos this year talagang inatake siya ng hayop. Kaya itong taon na to sobra grabe. Puro pa siya baby, tapos yun, inatake talaga siya. Last year, ang dami kong ilang lines yun, 6 na lines na ganun kahaba sa garden ko. Ang dami kong na ano guys, ang dami kong nakuha ko talaga, ang dami kong tinanim. Kaya lang, inatake talaga siya ng hayop, inaaraw-araw siya, malawak yung garden ko. Kaya tuwing gabi lang sila lumalabas. Tuwing gabi lang din sila umaatake sa garden ko. Kahit nilagyan ko pa siyang net, nilagyan ko pa siya ng pako. Kahit anong klaseng gawin ko guys, talagang pag may sign na talaga na alam nila kung saan sila papasok. Ayun, talagang pupuntahan nila. Tapos yung net ko,
sa sobrang ano siguro, yung hindi na sila makadaan, ang ginawa talagang umakyat sa taas. Inakyat talaga. Kaya ang nangyari nun, na ano na talaga ako, na disappoint na talaga ako, yung ano na ako, sabi ko wala na akong choice, kaya ang ginawa ko, hinarvest ko na lang siya lahat. Last year, grabe, ang laki ng garden ng peanuts ko, ang laki ng ang stress ko. Kung gano'ng kalaki yung garden ko, guys, sa peanuts ko last year, grabe yung stress ko talaga. Kaya ito yung guys, ang aking peanuts. Ayan. Yan yung peanuts ko, guys. May kasama pa siyang sili. Kasi yung sili ko, galing yung Pinas. Ano na siya? Nabali yung puno, kaya kinuha ko na lang. Ayan. Hindi ko na kagad yung dahon. Pero ito naman, medyo maahang yata to. Kaya ilagay ko sa suka. Hindi ako mahilig sa sili, guys. Sa totoo lang, hindi ako mahilig. Kaya lang, yung friend ko kasi ang gusto, may mga tira-tira nilang mga itatanim. Pinamimigay sa akin. Sabi ko, ayaw kong magtanim talaga ng garden this year kasi laking stress ko sa peanuts ko last year. Pero sabi niya, kung ayaw mo, okay lang. Pero nanghihinayang naman ako kung itatapon niya yung ano, yung itatanim. Kaya, sabi ko, sige, kung ano ang meron ka, yun na lang ang itatanim ko. At hindi na ako bibili, sabi ko. Kasi, kung tutusin guys, bibili din ako ng abono, tapos lupa, for preparation. So, yun guys, binigyan niya ako ng sili. From Pinas to. Ayan siya, from Pinas. Ayan. Yung peanuts ko, ito yan guys, oh. Babing baby pa yung peanuts ko. Eh, baliktarin natin. Ayan yung peanuts ko, guys. Ayan siya, oh. Ayan. Yung last year na ano, na nakuha ko, meron pa akong gagawin seed sana. Kaya lang ayaw ko mag-ano. Hindi siya pwede siyang ihisa kasi baby pa nga siya. Ang mangyayari nito, ilaga ko na lang. Last year, nag-ano ako eh, kasi marami akong na-harvest din kahit papaano. Ayun. Nervous ko na siya kahit baby siya kasi araw-araw, gabi-gabi yung ano, pupuntahan talaga ng hayop. Kaya yun guys. So, now mag-prepared na ako guys for delivery. I-deliver ko yung mga pamimigay ko. And then, ay, meron pa pala akong yung squash ko, guys. Ano siya? Medyo okay lang naman kasi medyo dry na yung dito niya. Dry na. Ayan, dry na siya. Kaya lang, medyo maaga pa siya konti. Maybe this katapusan, dapat i-harvest ko na to lahat. Konti pa lang. One week na lang i-harvest ko na yung squash ko. Pag mag-harvest kayo ng squash, guys, huwag yung kainin agad, ha? Yun pa ang tips ko sa inyo. Pag kumain, pag nag-harvest kayo ng squash, iiwan nyo muna siya ng mga ilang weeks. Okay lang, ilang mga weeks. Huwag yung bagong kuha. Kasi hindi nyo matitaste yung manamis-tamis niya. Hindi mo malalasahan pag fresh na fresh mo siyang lutuin or gamitin. Kaya iiwan mo sila ng mga ilang weeks lang. O kahit 1 month, okay lang din. Kasi hindi pa naman siya totaling hinog eh. Kumbaga, hindi pa siya talagang adult. Kaya yun guys. Ang tips ko, huwag nyo kaigyan hanggat bagong pitas, huwag nyo mong kainin. Ganon din ang guys, ang kamote. Hindi po masarap ang fresh na kamote na i-ano mo kaagad. Lutuin or gamitin agad. Kasi, mapapansin nyo guys, yung pag naghiwa kayo ng squash at saka kamote, meron pa siya parang moist siya, yung parang nagduduga pa siya. Kaya yun guys, ibig sabihin, fresh siya, pero hindi pa talaga yung tamis niya, hindi pa talaga umano sa loob niya. Kaya, hanggat maari, pagumpitas, huwag nyo munang kainin.
potatoes, squash, tapos kamote. Ganun guys. Huwag niyo munong kainin agad. So, prepared na tayo guys para mag-deliver. Para matikman nila yung aking bagong pitas na gulay. Fresh na gulay. Dito na tayo, i-deliver natin yung isa. I-try natin siya i-doorbell. Then next punta tayo sa kabila. Now, pangalawa. Pag wala, iwan natin. Kudasai. Konnichiwa. Hai. Ayan guys, na-dispose na natin yung dalawa. So, puto naman ako sa ano, sa ibang lugar. Malapit sa work ko, doon naman ako mamimigay. Mga kapwa ano din, mga Pilipina. Kasi, alam nyo guys, yung mga ano dito, mahirap kasi dito ang mamahalin ng mga bilihin. Kaya maaawa ka rin sa kanila. Kaysa mamili sila, di ba? Eh, hindi naman makakain namin lahat yung ano. Hindi naman makakain namin lahat. Kaya ipamimigay na lang, di ba? I'm so happy. At least na-dispose ko. Next time on it, guys. Bye!